Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Nasa 9994, 2010 pa po ito na batas na lahat ng government hospitals magkaroon ng geriatric ward. Eh hindi po nasusunod yun. Pwede ho bang maglagay tayo ng geriatric ward sa lahat ng government hospital? Meron po tayong proseso. Ginagawa po lahat yan. I think I have, ilan niya yan? Yung ongoing, madami kaming ongoing na mga geriatric center sa lahat ng DOH hospital. Meron tayong functional, 27 na as of now, meron silang mga geriatric ward. 27 of the 89. Ano ho ang mga kaano dito na pwede? Yun ho bang information drive about Alzheimer, about dementia? Pwede ho ba dito? Yes po, Madam Chair. Kasama po yung information natin sa ating comprehensive geriatric care. Nandiyan dyan yung health promotion at saka prevention ng mga sakit, yung mga bakuna. Nandiyan yung screening para makita kung sila ay prone to develop Alzheimer's or presenile dementia. Nandiyan din yung diagnosis or comprehensive geriatric assessment. And of course, yung treatment kung kailangan nila ng gamutan, yun yung servisyo na nabibigay sa isang geriatric center. At saka marami dyan kailangan ng rehabilitation, like yung mga may arthritis, hindi makalakad. Yan ay na siservisyoan natin through our rehabilitation care. And then, gusto namin idagdag pa yung home care para hindi na sila pupunta sa ospital. Okay. Ito yung purok kalusugan. Yung health workers ay pupunta na sa mga bye-bye, purok by purok, para mahanap itong mga geriatric na to. At bago pa sila ma-ospital o ma-emergency, mabigyan na ng lunas. At katulong namin yung mga barangay health workers dito para matrain namin sila to take care of geriatric patient doon sa kanilang mga barangay. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.